paraan, pwede tayong magparada. Ngayon po, 2023 na, sumunod po tayo sa batas trapiko. Huwag po tayong maging pasaway. Yun lang po, salamat. Papayo TV! Location natin, Blooming Street Extension, corner Pajardo Extension. Dito naman yung isang Suzuki. Isang Toyota Light Ace. So, bago na pala itong Toyota Light Ace. Pajardo Extension. Okay, Toyota Light Ace ka. Bagong version. Clamp number 119, pinturahan. Babasa yung clamp. Okay, at yun, meron na rin nga notice. Tuloy na po tayo. Location natin, Matimias Corner Instruction. At dito yung isang Mitsubishi Adventure ang nakaparada rito. Clamp number 23-25. At dito rin sa kahabaan ng Matimias Mabuhay Lane at camping zone area. Okay, yun at meron na rin notice. Tuloy na po tayo. Okay, location natin, Matimias Corner Marquito Street. Clamp number 23-22. Isang Kia Salute ang nakaparada rito, tulang driver. Okay, may notice na rin. Tuloy na po tayo. Location natin, Unsyo Corner, Lacson Avenue. At dito isang BIOS na club na rito, club number 002. At dito yung ibang sasakyan nag-aalis na. Pero ito inabot yung isa. Yung isang Innova, club number 23-27. So yung isang L300 dito nakaklamp na rin, 127. So yung bago tayo pumarada, yung mga pinaparadahan po natin, check natin kung bawal o hindi, lalo na rito sa kaba ng Earnshaw, kasi meron pong isang terminal ng bus dito. At kapag nadaanan po yan at walang driver, automatic na pong makaklamp yan. Bali, tatlong sasakyan po yung naklamp dito. Isang L300, isang BIOS, at saka isang Innova. So ito na lang po yung ginagawa ng notice dito. Isa na lang po dito sa kanilang mga pinaparadahan. Sila ni Boy na magkasama.
Okay, tuloy na po tayo. Okay, bumalik ulit tayo dito sa Ernesto Corner, Espanya Boulevard. At dito mayroon na namang mga nagbalikan ng mga pumarada rito. So yun nga talaga, no, na nasanay na kasi yung iba rito na pumarada. At dito na lang iiwan yung sasakyan, tapos pagka naklam, hahabulin nila. Pero yun nga, kasi bawal po rito, may mga pay parking area, doon na lang po tayo pumarada. At saka itong isang Montero, ang pinaradahan pa nito yung tapat, ayan. May signage na rito sa poste, nasa tapat niya, isang no parking, tapos dito pa tayo paparada. So kung matatagal lang po tayo, may pupuntahan tayo, may mga kukuhanin tayo, parada na lang po natin sa pay parking. Although malayo yung paparadahan natin, ganun po talaga, kaysa naman mahuli tayo, maklam tayo. Okay, tuloy na po tayo. Location natin, P. Margal, corner Crisostomo Street, at dito isang Mitsubishi Adventure. Hi! Lam number 23-40. At saka yung isa pang sasakyan din dito na Innova. Lam number 0025. At nakita natin itong ginagawang 10-story ng Dr. Alejandro Elementary School. Ito yung bago pinapatayo ng lungsod ng Maynila. So maraming estudyanteng makakapasok dito pag nagawa to. Saka maganda po yan, makikita natin yung eskwelahan na to. Bukod sa 10 palapag, ay naka air condition pa po yan bawat kwarto. Isa po yan sa mga proyekto ng Maynila. So yung bago tayo pumarada, tingnan po natin yung mga pinaparadahan natin. Kung nasa bawal tayo, iparada lang po natin ng tama. Huwag po natin ilagay sa mga mabuhay lane at mga clamping zone area. Okay, at may notice na. Pati yung Innova, meron na rin. Makikita pa natin dito, merong signage, merong mga notice. So ito yung signage, clamping and towing zone. Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin, Felix Huertas, corner Remeo. Dito yung isang Toyota Race, ang naklam dito, 0022. Isang Mirage 23-42, dalawang sasakyan at hindi nagbabayad ng parking. Dito nga, yung pinaradahan nito, may nakasulat dito, no parking, pero dito nakaparada ang isang Mirage. At kung dito man siya, sana ipinasok na lang sa loob mo, malaki naman yung loob. Pero kung hindi man siya taga rito, yun nga, dito niya pinarada, nakablock na siya rito sa harapan nito. So yung bago tayo pumarada, lalo na dito sa mga pay parking area, basta pumarada po tayo sa pay parking area, magbayad lang po tayo ng parking sa parking attendant at magpa-issue tayo ng ticket. Ngayon kung ayaw natin magbayad ng parking, choice po natin yan. Pero mas maganda kung meron po tayong garahe. At pagka meron tayong garahe, hindi na po natin kailangan ng pay parking. So yun talaga, makaklam po talaga yan. Kasi yan na kino-coordinate ng PA dito sa clamping team niya. Kaya kung makikita nyo bakit nagka-clamp at yung iba hindi nakaklamp, kasi yung iba po dyan nagbabayad po ng ticket. Okay, tuloy na po tayo. Location natin, Oroqueta, corner Kirikada. Dito naman isang Starex at saka isang Jelly o Kabango ang naklam dito. At itong dalawang sasakyan na to, hindi po nagbabayad ng parking. So dito rin sa kabana ng Oroqueta, pay parking area. At ito meron ng clamp yung Okabango, clamp number 23-13. At saka isang Starex, clamp number 23-42. So the rest naman yung mga nakaparada rito, makikita natin na yun, nakasabi sa kanilang mga windshield yung kanilang mga parking ticket. Okay.
yun nga, bago tayo pumarada, pagkapaparada po tayo sa mga pay parking area, hanapin po natin yung ating parking attendant dito at kung saan pwedeng pumarada. At the same time, magbayad tayo ng parking at magpa-issue tayo ng ticket. Okay, may notice na itong Starex at saka itong Jelly Okabango. Okay, ayun, meron na. Tuloy na po tayo. Location natin, Loyola Street Corner, Arpapa. At dito naman nakaparada isang Isuzu Max. Nasa bangketa yung pagkakaparada ng kulang driver. Club number 23-13. At dito makikita nga natin yung pinarada. Meron nga signage yung clamping and towing zone. Kung saan nakaparada dito ang isang Isuzu Max. Sa opisina ng clamping sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming maraming salamat po. Mabuhay!